Nandito na yung mga taga Tacloban, guys. Hey, wait, wait, wait. Etalian yung pangko para hindi magkaiwala. Nabawal ang human barrier at saka human barricade po. Masama ang loob ko. Bakit? Bakit? Kahapon ho, papunta ako sa aking doktor dahil I am due for eye surgery. Siguro naman, nakikita nyo ang salamig suot ko ngayon. Ay kasing kapal ng mukha ni Tore! Na nasa Grab galing Pasig papuntang UST Hospital. Tumawag yung aking doktor at sabi niya, "Sir, hindi ako makaalis ng bahay ko dahil dito sa Paranaque. Hanggang may wangan tubig sa labas ng bahay ko." Yan ho ang baha na dulot ng inyong mga luha na dumadaloy araw-araw sa kawalang katarungan. Napansin niyo ba? Pangatlo na yan. Si Karina, si Enteng, at kahapon, hindi ko maalam kung anong pangalan, Marcos. Super Typhoon Marcos! Ayun! Salud sa kasalud sa lugar! Marcos, salud sa kasalud sa lugar! Marcos, salud sa kasalud sa lugar! Bukas, ikaw ang magsasalita. Kaya sabi ko kahapon, Super Typhoon Marcos, alis ka! Alis! Layas! Alis! Layas! Ato! Correction! Ang susunod na pangalan doon ng bagyo ay Ferdinand. Enteng at Ferdinand, pero Marcos pa rin. Subalit ang ala ko, sinuswente ko sa araw kanina kung bakit pabaya. Kaya sabi ko, Panginoon, maraming salamat. Inaalis mo yung typhoon na ayaw namin. Umalis ako ng 4:30 sa Pasig. Alam nyo ba kung anong oras ako dumating dito? 3:07:30! Wow, 3 hours! Terrible! Tatlong oras! Terrible! Walang baha! Ang kapal naman ng traffic! Grabe! Inotel na gobyerno! Dahil dadanaw sa Malacan niya! Ano ba ang nangyayari sa akin mula nung Hulyo
1-2022, sumumpa ang kasumpa-sumpa at hanggang ngayon 27 meses na, 27 months na, going 28, wala pa rin nangyayari kung hindi pabulusok ng pabulusok ang ating kabuhayan. Tama! Alam niyo po mga kabansa, nabanggit kanina ni Berlanke ang mga kanok. Magpasalamat tayo sa mga kanok dahil ginawa nila ang Ayala Bridge, Quezon Bridge, MacArthur Bridge, at Jones Bridge. Yung Jones Bridge po, ang huli nilang ginawang tulay. Alam niyo ba kung kailan? 1920! Wow! 100 taon mahigit! Kapapanganak lamang ng lolo niyo! Siyete meses na siya dyan. Nagtayo ang China ng tulay sa Estrella Pantalyon connecting Rockwell at Mandaluyong. 17 buwan lamang po, 17 months tapos na. May binuwag pa sila roon bago sila nagtayo. At dyan magdarin sa Binondo, makikita ninyo na naging 2 tourism spot pa. Isa na naman tulay na ginawa ng China na inabot lamang ng 30 months dahil inabutan ng COVID. Pero kung hindi ho yan inabutan ng COVID, 24 months lang yan under construction. It does not take too much of a time to prove that you can do something for the people. Alam niyo mga kabansa, hindi natapos ni Ninoy Aquino ang rehabilitation housing sa Tacloban, 3,000 bahay lamang ang naitayo niya doon. Dahil masalimot, maghahanap ka pa ng site, maghahanap ka pa ng pondo, kukuha ka pa ng mga lisensya at mga gagawa. Pero it only took President Duterte 15 months to complete the Tacloban Rehabilitation Housing. Oh, it doesn't take too much time to do some of the Philippines. Pero ngayon, ang pangalan natin, Philippines, sa bandang dulo na iipit na nagiging Philippines. Gago, mag-excuse ako sa iyo ng pag-unawa ninyo at ni Gago sapagkat magbibigay ng summary, recommendation at pahayag si Senator Bato de la Rosa live. Pakinggan muna natin. At ibalik natin si Gago after nito.